So ito yung continuation ng introduction ng ating pre-stress concrete. So, sa pre-stress concrete, meron tayong dalawang types of pre-stress concrete. Yun yung tinatawag nating pre-tensioning and post-tensioning. So kapag sinabi nating pre-tensioning, bago buhusan yung ating biga or beam, nakalagay na kagad yung ating tendon. So for example ito. So ito yung ating forma. Tapos yung ating tendon, nakalagay na kagad siya. Okay? So ito yung ating tendon. Ayan. Ayan siya. So nakaano siya? Naka-harp or naka-curve. Okay? So ito yung ating tendon. So extend natin yan. Extend natin. Okay? Tapos sa ating dulo, meron tayong anchor dyan. Tapos hihilahin yan. Okay? So pwede rin kayo manood sa ibang page sa YouTube kung paano yun paano ina-apply ito or paano ini-install. Tapos hinihira yan. Okay? So kapag na-reach na yung pinaka okay, malakas ang tension, stress dyan sa ating tendon, saka siya pupuhusan. Okay? So pupuhusan na yan. Yan. So once nabuhusan na yung ating ng ating structural member at na-meet niya na yung kanyang ultimate compressive stress under 28 days, syempre, yun yung ating F'C. Okay, so once na nabuhusan na yan, ikakat na natin yung ating tendon. So once na nakat na nga yan, doon na siya ma-co-compress. Okay? So ang tawag dyan, pre-tensioning. Ibig sabihin ng pre, bago. Okay? So bago buhusan, bago siya buhusan, a-applyan kagad siya ng tendon na under sa tensile force. Okay? Yung pangalawa naman is yung tinatawag natin post-tensioning. So kapag sinabing post-tensioning, tapos na siyang buhusan bago ilagay yung ating tendon. So paano yun? So dito, bago siya buhusan, maglalagay muna siya ng tubo. So, maglalagay sila dyan ng tubo. Yan. Maglalagay sila dyan ng tubo sa loob, sa kanila bubuhusan. Okay? So, pag nabuhusan na yan, yung tubo nila, doon nila i-hook, okay, or ipapasok yung ating tendon. Yan, i-hook na siya. Tapos, saka ulit siya extension, okay, under tension siya, then ipuputulin, then magko-compress. Okay? So, karaniwan, ang ginagawa nito sa site, or sa mga site natin sa Pilipinas, alam ko rin sa ibang bansa, under post-tensioning. Okay? So, yan yung mga ginagawa nila sa mga bridge natin. Okay? Tapos, paano mag... ano yung mas matibay? Okay? So, tutusin, ang pinakamatibay nito is yung tinatawating pre-tensioning. Bakit? Sa pre-tensioning kasi, nandun ako agad yung tendon, then binuhusan na siya, banded agad yung ating... banded na kagad yung ating tendon sa ating concrete. So, yung sabi ng banded, magkadikit na kagad siya. Okay? Samantala sa post-tensioning, hindi siya banded. So, tinatawag itong unbanded connection. Okay? So anong gagawin dito? Maglalagay sila ng grout. Okay? Cement grout dun sa loob ng ating tubo. Lalagyan nila cement grout yan para kumapit yung ating tendon. Kaya napapansin niyo sa mga bridge natin, meron siyang dito sa dulo, meron siyang nakaganyan. Yan. Nakaganyan siya sa dulo. So, yun yung cement grout natin para nakaband na yung ating tendon under post-tensioning. Pero ano po talaga, kadalasan ang ginagamit dito is yung post-tensioning. Kasi kapag pre-tensioning, kailangan mabit talaga yung strength. So, post-tensioning, pre-tensioning, ginagawa yan sa kung saan na-fabricate yung ating mga, yes, yung ating mga beam or structural member. Katapos i-fabricate yan sa mga sa fabrication area, i-deliver yan. So, pag dinideliver yan, syempre, dito na iiwasan na under stress yung ating beam. So, mangyari, humihina yung strength ng ating mga beam. So, ginagawa nila, sa site na mismo, ginagawa yung post-tensioning. Okay? So, sa post-tensioning yun, nakaporma, lalagyan ng tubo. Okay, yung tubo na yun, hindi... alam ko hindi siya, yes, hindi siya made sa PVC, ha. Yung tubo na yun, yung last video na napanood ko, alam ko, aluminum yata, or anyway, aluminum ba? Okay. Anyway, basta bakal siya, okay?
Tapos naka, ano siya, yan. So, ganito yan. Yan yung bakal. Tapos, iro-roll nyo. Yan siya. Naka-roll siya. And iro-roll yan, yan. Hanggang sa maging ganito na siya. Yan. Yan. Yan, naka-roll nyo siya. Tapos doon, i-hook yung tendon. Okay? So, ito yung ito talaga ginagawa sa side. Yung ating post-tendon. So ngayon, pag-usapan naman natin yung ating maximum permissible stresses or ACI. Siyempre, hindi naman natin kayang i-perfect na zero tension yan. And hindi natin kayang i-perfect na puro compression yan. So ngayon, naglalaan tayo ng maximum permissible stress or hanggang saan lamang yung compressive stress and hanggang saan lamang yung tension na pwedeng makuha natin sa pre-stress concrete. So ito, meron dalawang permissible stresses under concrete and sa steel. So sa concrete, meron tayong dalawang stage. Yun yung tinatawag nating initial stage. So, okay. So under initial stage, the pre-stressing force is called initial pre-stressing force or the force immediately after transfer. So the moment in initial stage is due to its own weight. Okay? Yung next naman is yung tinatawag nating final or service stage. So dito sa final or service stage, the force after all time dependent effects including shrinkage, creep and steel relaxation, that's why the initial pre-stress force will be reduced and the remaining force will be called as the effective pre-stressing force. So, nangyari sa final or service stage, nagre-relax na yung ating steel, syempre katapos niyang tensile force, then mapabawasan yung force natin yan kapag na-compress yan. Habang tumatagal, nagkakaroon siya ng steel relaxation. So, mas humihina na yung force niya. So, nagre-reduce yung ating initial pre-stress force into effective pre-stressing force under final or service stage. Okay? And the moment here in final or service stage is due to the total service load including its own weight. Okay? So, dito meron tayong compression 8.1, 8.2, and 8.3. So, kapag compression, yung nakuha natin, yung ating stress should be less than or equal to 0.60 of the ultimate compressive stress. Okay? So, ito yung, sa compression. Kapag naman tension, yung nakuha natin, it should be less than or equal to 0.25 square root of F prime C I. So, ito kapag ito yung sa at any stress at the beam except sa support. Okay? Dito naman sa support. Kapag support, it should be less than or equal to 0.50 square root of F prime C I. Pero nung nag-aaral kami, ang ginagamit lang namin dito is 0.60 F prime C and 0.25 F prime C I. So, ito, tatlo na siya. Okay? Under ACI, maximum permissible stresses. So, dito, yung F prime C is yung ultimate compressive stress and yung F prime C I is the initial, okay? The initial compressive stress at initial stage. Okay? So, this is the final. Apat. Kapag compression yung nakuha natin at final stage, so dito, dalawa siya, it should be less than or equal to 0.45 F prime C, dalawang compression yung makukuha natin. So, magkaibang case to. So, dito sa 0.45 F prime C, it is the extreme fiber stress in compression due to sustained dead load and live load. So kapag sinabing sustain, tuloy-tuloy yung dead load and live load natin sa ating
structural member. So, ang gagamitin natin is 0.45 F prime C. Pero kapag transient live load, ibig sabihin, hindi siya, okay, pawala-wala yung ating live load doon, it is 0.60 F prime C. Okay, yun yung gagamitin natin. So, kapag tension naman, dalawa rin siya. So, less than or equal to 0.50 square root of F prime C or less than or equal to 1.0 square root of F prime C. So, gagamitin natin dito yung 0.50 kapag short-term deflection lang siya. Okay, so hindi siya pang matagalan. Okay, so short-term deflection lang. Kapag naman long-term deflection, okay, ang gagamitin natin is 1.0 square root of F prime C. Pero, ang ginagamit naman namin dito nung nag-aaral kami, ano lang siya, 0.45 F prime C and 0.50 F prime C. Ito lang ang dalawa. Okay, so ito yung ginagamit maging sa board exam, okay, ito, 0.60 and 0.95 sa board exam, ito rin sa board exam, 0.45 and 0.50. Okay, so sa steel naman, sa steel, yes, kapag letter E tayo, due to tendon jacking force, okay, yung force niya, it is jacking force, yung kauna-unahang ano to, force, it is equals to 0.94 of FPY, but should be less than or equal to 0.88 of FPU. So yung FPU natin is yung yielding stress ng ating tendon. And FPU is yung ultimate tensile stress ng ating tendon. So ito yung jacking force natin. O yung kauna-unahang force natin. So dapat ganyan lang daw yung kanyang stress. Next, immediately after transfer, yun yung ating initial force. Initial force, it is equals to 0.82 of FPY, but should be less than or equal to 0.74 of FPU. And last, kapag post-tensioning tendons, which is yung karaniwang ginagamit sa site, post-tensioning, it is equal to 0.70 of FPU. Okay? And karaniwan, yung ating F prime C na nakukuha is equals to 27.58 megapascal to 68.95 megapascal. So, ganyan kalalakas yung concrete strength natin. Okay? So, hanggang dito na lamang yung introduction ng ating pre-stress concrete. And yung mga next video na ipapalabas natin sa pre-stress concrete is mga example. Okay, so thank you for watching. Okay, God bless. Bye-bye.